good afternoon po, Major Monsalve. Kaya po kami nandito, magtatanong po sana kami, manghingi ng update ano regarding nga dito sa kaso nung tatlong suspect dito sa pagpatay kay mas kilala siya as Ebeng Mayor, itong si Noribi Tria. Baling nangyari ito nung nagsimula ito na itong isang naging suspect dito at naging susi sa pagkaresolba ng kasong ito, yung isang kababata niya na halos kaibigan niya, halos kaedad niya, na si alias Dodong. Nagmula yan ng May 17. Noong May 17, magkasama sila ni Dodong noon. Nag-inuman sila dito sa Barangay Commonwealth. Hanggang natapos yung halos inuman nila ng madaling araw, may kasama pa silang isang kaibigan na babae. Noong madaling araw ng 18, nangyari, hinatid na itong isang babae. Pakahati doon, yinaya ulit nitong isang suspect, yung kababata na niya. Apo, itong si Dugong po. Si Dugong, na pumunta sa isang barangay. Doon nga sa Barangay Silangan. Doon na sila hanggang madaling araw ng 18. Mula nung sasama siya ni Dugong na dumating doon, hindi na nakauwi itong biktima. Hanggang nangyari, ng May 18, kasi naghahanap na yung pamilya niyan. Hanggang May 20, may natagpuan na bangkay sa Barangay Silangan. Mga alas 2:30 ng hapon. Ang una naman ang nakapansin yan, at nakapansin kung yung nangangamoy na medyo masangsang na, yung nagpapastol ng baka. Kasi kung titinan mo yung lugar doon, parang bulubundukin na parang gubat-gubat. May mga damuhan. Ngayon, sila naman, malapit lang naman yung barangay doon, kumalat na yung balita na may nakitang bangkay nga ron. Kaya tumakbo ka agad doon yung mga kamag-anakan itong biktima at tiningnan. Yun, nakilala kasi may tattoo siya eh. Doon unang nakilala sa braso, dito sa kamay, may mga tattoo siya, at saka yung gamit. Sabi nila, anak namin yan. May nakapagsabi naman na yung unang babaeng hinatid nila, na ang last na kasama bago siya hinatid at umalis silang parehas, ay si Dugong. Ito si Sander de la Cruz. Si Dugong pumunta nga rin doon rin sa crime scene. Una, naging person of interest siya. Inimbitahan dito sa Kamkaringal. May mga sagot siya na hindi magkatuba, nag-iiba-iba siyempre. Doon na lumabas, hanggang sa nakorder na siya, nagboluntaryo na siyang nagsalita. So dito po pala, Major, umamin na itong... Nagsalita ka agad na siya nung matagal ng pagtatanong. Pero sinasabi nga niyang hindi siya yung promotor. Hanggang sa nag-execute siya dito ng extrajudicial confession na sinumpaan niya na siya ay kasama doon sa pagpatay. Na ikwento nga niya na doon na inarrate niya sa kanyang apidabit na una, nung tumayo na sila, hanggang sa naglalakad na sila, sinikmuraan bigla nitong Nunoy Sablay, itong si Ebeng. Hanggat dinala na doon sa medyo gubat na lugar, doon na hinalay. Nagising, umahawak raw itong isa, si Tiago, nagising. Ipinapalo sa ulo ng bato. Ngayon, hanggang sa paano na, sinaksaka naman ito sa ari, sabi nito ni Dugong sa kanyang statement, ni Nunoy Sablay ng kahoy ng malaking sanga, yung ari sa loob. Na halos kung titingnan, anuhin mo yung sukat, mga 12 to 15 inches. Ang bumaon, siguro mga 6 inches. So ito pong si Dugong, habang ginagawa po itong kahalayan, kababuyan, kung ano man po maaari natin itawag dyan, nandun lang siya nung mga... Nandun siya, nakikitulong siya, nakikihawak siya. So Major, nabanggit kasi din ano, na kumbaga nakagamit sila nung araw na yon. Yun ang sinasabi nito ni Dugong, na talagang nakagamit sila. Kaya lang yung resulta nga ng drug test, hinihintay pa namin ngayon. So wala pa pong... Wala pa kami resulta. Pero pin-drug test namin. Pero sa statement ni Dugong, aminado siya na lahat sila ay nakadroga. So doon po na itinuguna niya ito. Nung May 20, nag-confide na siya. Nung May 22, nahuli ilit itong dalawa doon na sa Barangay Payatas. At saka na-recover na doon kay Tiago yung cellular po naman itong biktima. Ayun, so talagang positive po ito. So ganun paano na po yung naging proseso natin, Major, nung pagkahuli dito sa dalawa kay Tiago, kay dito ang alias Nunoy Sablay? Bale, yun, nag-operate na, nakuha sila doon. Tapos magtatago na rin sila. Tinugis na sa nagkaroon na kami ng manhunt kasi yun nga, kumpleto na, may nagtuturo na sa kanila, nahuli sila. At saka nahulihan ng .22 caliber itong isa, si Nunoy Sablay. Yun ang sinasabi naman itong nagkukorroborate talaga doon sa statement ni Dugong na siya ay tinutukan ng baril nito ni Nunoy Sablay nung oras na yon.
Nabanggit din po, Major, itong mga tao na to, itong mga biktima na to, ay may mga previous cases na doon. Actually, may mga previous cases na ito. Puro violation ng RA 9165. Ngayon, ang kinakaharap nila, ito na nga ang rape with homicide in robbery. Yung kaso po ba na yan ay bailable or ilan taong po ba yung bubuhay nila? Ano naman namin, pagdating naman sa disposition ng, that is the appreciation of the prosecutor. Pag yung kasing nagawa na namin, kung paano yung proseso, nahuli na namin, magpapail kami ng complaint sa piskalya, i-inquisyon. Patapos, depende sa appreciation ng piskal kung ano magiging disposition nila. Pero sa ngayon po, medyo ang mahalaga, andito sila, nakakulong sila ngayon. May pagkakataon po ba na ma-interview pa namin sila? Bali, sa ngayon kasi, ang ano natin, itong COVID, sa COVID, kaya halos pag napasok na nga sila, hindi na sila nakakarap sa labas. Pangdalaw nga, halos malayo, Kawayan lang sila kasi iniiwasan natin. Last na, Major, nung nakausap niyo po itong tatlo, na tanong niyo po ba sa kanila ano yung maliban sa nakadrug sila? Natanong niyo po ba personal kung ano talaga yung rason? Bakit ginawa nila yung gantong bagay dito kay Ebeng? Si Dodong talaga nagsisisi. Grabe yung pagsisisi niya kasi nga kababata niya. Halos nakukonsensya siya. Itong dalawa, parang hindi naman kasi nila kaibigan si itong biktima . Kaya pag tinatanong sila, di naman sila umiimik. Pero ang nagsasalita, si Dugong. So may pag-deny pa din po dito sa dalawa? Di naman, di sila umiimik. Di naman sila nagsasalita. Pero si Dugong, talagang sinasabi niya na siya ay grabe yung pagka-konsensya dito sa pangyayaring ito. So maraming salamat po, Major. Opo. Thank you po. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan, maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga taong na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi. Sorry kung hindi ka nakapagtanggol ni Mama. Pero mahal ka ni Mama. Sobrang mahal, namimiss ka na namin. Sorry talaga ng marami. Hindi ka kasi, hindi ka na ipagtanggol. Nanay Cherry, nandito kami para kumustahin nga po kayo matapos ng burol ni Ebeng. Kumusta po kayo dito nang makabalik na po kayo dito sa bahay? Malungkot pa rin, naninibago kasi wala na siya. Siyempre na kahit papano, iyak ka pa rin kahit araw-araw na nandyan kami. Hindi pa nga kami nag-uusap-usap nung dumating kami kasi nga mga hindi pa nakaka-recover masyado sa nangyari. Ganun, tapos yung mga picture niya sa cellphone, pag nakikita namin, siyempre nandyan yung iiyak ka. Maalala mo pa rin. Ano po yung pagkakaiba ngayon na wala siya? Paano ba yung pamilya niyo nung nandito pa si Ebeng? Siyempre po, parang kulang pa rin kasi ikaw isang ina, nasanay ka na kumpleto yung anak mo, wala na isa. Parang masakit pa rin, hindi pa rin natatanggal yung nangyari. Tsaka wala na, ninibago rin ako, wala nang tumatawag sa akin ng makulit na mama, ng pasigaw. Tahimik na rin kami rito, sila magkakapatid. Hindi na kami masyado nag-uusap-usap. Hindi po tulad dati nung nandito si Ebeng. Siya ba ay isa sa, kumbaga, parang nagpapasaya sa pamilya niyo? Opo, masiglahin kasing bata si Ebeng . Tsaka pagka yan nandito, wala nang ginawa kung di mag-tiktok, magsayaw. Tapos kung kulitin ang dalawang apo ko. Si tatay po, kumusta po siya ngayon? Ngayon, halos parang humayat na nga siguro. Parang agod pa rin. Nasa trabaho, pagka ano.
Mga dalawang araw siya bagong pumasok kasi may iyak pag nakikita niya si Ed. Nanay, nabanggit niya sa amin na merong LGBT community na tumulong po sa inyo. Si si DJ Ocean po, tinulungan niya po kami, hindi niya kami iniwanan. Kahit papano, siya rin tumutulong sa amin, mga panggastos-gastos namin. Nakakatulong naman po siya. Oo, nabanggit niya kasi sa akin noon na magbibigay daw siya ng pangkabuhayan sa inyo. Natuloy po ba ito? Opo, po siya ng tindahan, binayaran niya na po, mga pang-grocery. Yung parang sari-sari store, gano'n. Oo, kasi tinawagan kita noon na tanong kita kung ano yung mga pwedeng tulong ni Sir Rafi, kung bibigyan ba kayo ng pangkabuhay. Ang sabi mo, dito sa lugar nyo, hindi naman pwedeng magtindahan. Oo, hindi din pwedeng magsabi ko sa'yo yung food cart. Kaya lang, anong sabi niyo, ma'am? Hindi rin masyadong kikita siguro. Doon na sa medyo walang masyadong natitinda. Sige po. So ngayon, ma'am, si Sir Rafi ay nagpahatid po ng kaunting tulong din sa inyo kasi nabanggit niyo nga hindi naman na kailangan ng pangkabuhayan. At kumbaga, may mga nagmagandang loob din po na tumulong sa inyo. Sige po. So kunin na lang po natin. Sige po. Ayan, ma'am, bali si Sir Rafi po nagpadala sa inyo ng grocery para po sa pang-araw-araw nyo. At least hindi nyo na po iintindihan, kumpleto po yan. Bigas, mga gamit sa bahay, pagkain po ng mga bata, hanggang sa mga shampoo, sabon, kumpleto po yan. Salamat po. Nanay, ito po mga grocery, bigas, mga noodles, gamit po sa bahay, padala po ito ni Idol Rafi para kahit papano sa pang-araw-araw hindi nyo na po intindihan. So ito po ba ay makakatulong po sa inyo? For the first time po, ngayon lang. So yung bigas po na yan, mga gaano po kaya tatagal sa inyo? Matagal na po yan. Sir Rafi, maraming salamat po. Kasi po, nahuli niya yung tatlo sa mga grocery na pinadala po niyo. Salamat din po ulit ng marami. Malaking tulong na po ito sa, para sa pang-araw-araw namin. Sa cremation po ni Ebeng, napakalaking tulong po nang naibigay niyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Rabbit Tool po, sa cremation at sa burol. Wala na po kami inintindi. Napakalaki po nung itulong niyo sa pamilya namin. Maraming salamat po. Pati po sa grocery, first time namin magkaroon ng ganito. Maraming salamat. Salamat sa iyo, Idol Rabbit Tool po. Inisang dalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa iyo, ikigilagabay.